Parang highlight ko makakakunik ng alien mula sa ano? Mula sa universe. Hi guys! Welcome back to my channel. Nakita niyo na naman ang hubad kong pagmumuka. Ibig sabihin, mag-makeup na naman tayo. And for today's video, gusto kong i-review ito and first impression na rin kasi hindi ko pa siya nabubuksan. Maybelline New York Superstay 24 Full Coverage Foundation. Ayan, hindi niya makita. Bago pa ito, hindi ko pa siya nabubuksan and galing pa ito sa Pinas. Na-timingan na may umuwi akong friend. So, pinakausapan ko talaga, thank you pala sa aking butihing ama. Siya yung pinabili ko nito. And then, yung friend ko yung nagdala papunta pabalik dito sa Japan. So, yeah. Thank you. So, ito ngayon, ayan, bare face tayo. Nakapag-moisturize na ako. Hindi pa lang ako nakapag-primer. Hindi pa ako nakakapag-primer. And ang gagamitin kong primer is BH Cosmetics Studio Pro Anti-Shine. Alam nyo guys, dry skin ako. Alam ko hindi talaga ito yung tamang primer para sa akin. Pero since nabili ko na siya, ang cute naman ng size niya. Hindi ko pa nagagamit actually. Ang cute naman ng size niya, oh. Ang cute, ang liit. Oh! Tuwan-tuwa. Mag-primer na muna tayo. Grabe yung primer na to, ah. Parang may langis yung mukha ko. Parang ang lagkit na may oil na ewan. Parang, oh my god! Ano ba to? Parang langis talaga yung feeling niya sa skin. Okay na yan. Nakapag-primer na tayo. So, doon na tayo sa foundation. Exciting. First time ko siya talagang itatry. Kahit yung luma niya, yung old version na Superstay. Kasi sabi nila bago na daw to. I didn't know. Hindi pa siguro ako mahilig sa makeup ng mga panahon yun. Ibabasahin muna natin yung mga claims nila, no? Yung shade niya is 310 Sun Beige. Full coverage foundation. Ooh! Talaga ba? Long lasting wear. We'll see. I-wear test ko to. Medyo late na ngayon. Ano na ba? Mga 3 o'clock na ng hapon. And next, seamless matte finish. Breathable. Ang bulil ko talaga! Breathable and comfortable. Fade and transfer resistant. Oy! Oil-free, doesn't clog pores, dermatologist tested. Ayan yung mga claims niya na nandito sa bottle. Ang gagawin ko is sponge siya dito sa right side and then gagamitin ko yung brush dito sa left side. Ay, walang lumalabas. Ayan, para makita nyo. Walang lumalabas. Ay, ayun. Ayun na. One pump. Let's try. Ay, parang ang dark niya sa akin. Oh my god. Ala. Dark ka ba? Okay na, may team naman ako. Okay. Damp pala tong ano ko, gamit kong sponge na. Ayan. Nag one sponge. Nag one pump pa ako ulit. Just so you know, guys. Ayan. 2 pumps na itong nagagamit ko. Parang mabilis siya mag-set. As for the shade, masasabi kong parang match siya sa akin. Depende na lang kung mag-oxidize siya. Ubusin ko na yung second pump dito, no? Para alam natin kung makakailang pump din tayo dun sa gamit yung brush. Fairness, ang ganda ng coverage, no? Okay na yung ating right side. Ngayon naman, tatry naman natin sa brush dito sa left side. One pump. Okay. Parang ang hirap niyang i-blend gamit yung brush. I can tell na yung coverage niya mas maganda gamit yung brush. Alam mo, hindi talaga ako, sorry, yung aso ko yun maingay. Ayan, nag-iingay na siya. Yes, mas maganda yung coverage niya sa brush kesa sa sponge. Parang mas full coverage siya. Tsaka parang mas mahirap siyang i-blend. Ay, parang mas maputi rin siya gamit yung brush. Bakit ganun?
Nag-oxidize na kaya siya? Ganun. Dito sa right side. Bababa ko na rin siya sa neck ko. Just in case na mag-oxidize siya para sabay silang iitim. Sabay ang pag-itim nila. Oh my God! May ice cream ako! Thank you so much! Pampawala ng stress. Guys, tatapusin ko lang yung the rest of my face. Oh my God, ano to? Tatapusin ko lang the rest of my face and I will be back. Okay guys, I am back. Tapos na natin yung full face natin. Diyos ko, grabe. Napakaganda ng coverage niya. Type na type ko, kaso kung napansin nyo, medyo nag-oxidize na siya. Feel ko mas mag-oxidize pa siya mamaya. Kasi ko rin nag-makeup, inabot din ako ng isang oras kasi kumain pa ako ng ice cream. Ginamit ko yung pang-set sa kanya is RCMA. Ayan, the original. Sinet ko siya ng light lang kasi hindi naman need talaga kasi ano, dry yung skin ko nga. Parang yung highlight ko makakakonnect ng alien mula sa ano. Mula sa universe. Diyos ko, nagwawala oh. Ang ginamit ko dyan, by the way, is ang aking Holy Grail product is yung BH Cosmetics Spotlight Highlight 6 Color Palette. Diyos ko, guys, love na love ko talaga to. Grabe, grabe tong highlighter na to. So, hindi ko mapakita sa inyo yung oras, no, kung ano oras ko siyang nilagay yung foundation kasi gamit ko yung cellphone ko pang film. So, hindi ko siya mapapakita sa inyo. And mamaya, babalikan ko na lang kayo para sa aking update sa foundation. 3 PM ko siya nilagay. And mamaya, siguro mga around 6 or 7 mag-update ako. And then, last update ulit. So, yeah. Bye! Mamaya ulit. Guys, ayan, lumabas ako dito sa veranda para mapakita sa inyo yung itsura niya sa natural lightning. Parang feeling ko, unti-unti talagang nag-oxidize na siya. Ang itim ng itsura ko. So, yun, ayan yung itsura niya sa natural lightning. And mamaya i-update ko ulit kayo. Guys, it's now 8 o'clock. Update lang sa foundation, ayan. Ah, natural lightning lang pala yung gamit ko, no? Hindi ako naka... ring light. Hindi ako naka-ring light. Natural lightning lang. And kung mapapansin nyo, nag-oxidize talaga siya. Pansin na pansin ko. Parang medyo may tint of gray yung labas ng shade niya right now sa face ko. As for the coverage, ang ganda pa rin. Hindi naman ako kasi napawisan. Wala naman ako masyadong ginawa. Nag-edit lang ako ng konti. Lang hours na ba? 5 hours na yung nakalipas. Nilagay ko siya ng 3 o'clock and now 8 o'clock na. So, later mag-update ulit ako. Last update para sa foundation na ito. As for now, so far, so good. Ang ganda ng coverage niya. I like it. Ayoko lang yung medyo nag-oxidize siya and parang ang gray ng itsura. So, yeah. See you later. Bye! Hello guys, I am back. Last update na to sa Maybelline Foundation, Super Stay Foundation. Umalis kami saglit, kumain kami sa labas. May bagyo dito ngayon, so sobrang lakas ng hangin and umuulan. Medyo nabasa rin yung face ko. So ngayon, magbablot lang tayo. Although alam ko naman na hindi ako oily. Hindi ako oily talaga kasi dry skin ako. Pero itatry pa rin natin magblot kung may makukuha siyang oil sa aking face. Ayan. Konting-konti lang. Hindi naman ganun kagrabe ka-OA na oil. Nag-oxidize talaga siya and medyo napansin ko na nag-settle na siya dito sa smile lines. Ayan, pag nag-i-smile ako. Ayan, nagsasettle siya dyan. Maganda pa rin ang coverage niya. And yun lang talaga yung difference na napakalaking difference na makikita mo sa kanya is nag-oxidize siya. For $499 and 30ml, okay na rin. Hindi siya ganun kamahal kasi compare sa mga foundation dito sa Japan. Hindi ko lang alam kung meron na dito nito sa Japan yung Super Stay Foundation kasi laging late dito. Longevity niya. Diyos ko, kitang-kita niya naman. Ah, oo nga, nakalimutan ko kung ano oras na ngayon.
Wait, let me see. 12:49 a.m. So, it's been on my face for how many? For 9 hours na. 9 hours and a half. Okay pa rin siya. Okay na okay siya for me. At saka yung coverage niya, ang ganda pa rin. Bentang-benta sa akin. Ang ganda-ganda. Ire-recommend ko to sa mga oily skins. Pwede rin naman siyang gamitin ng mga dry skin na katulad ko. Basta, huwag na lang mag-bake and hindi masyadong mag-set ng face ng powder. Kasi hindi na kailangan kasi masyadong magiging matte na yung itsura ng skin nyo. Ang pangit na tignan pagka masyado ng dry tignan. Yun na yung final thoughts ko sa foundation na ito. Okay guys, that is it for today's video. I hope nabigyan ko kayo ng idea about this product. Please don't forget to give this video a huge thumbs up. And subscribe na rin kayo sa channel ko if hindi pa kayo nakasubscribe. Maraming salamat sa panonood and I hope to see you on my next video. Bye!